Ako po si Dr. Richard Custodio. Isa po akong medical doctor na dito na po lumaki sa Maynila. So, nag-aral po ako ng maigi, Ateneo graduate, BS Psychology. Tapos dumiretso naman ako ng medicine sa University of the East, Ramon Magsaysay. Nag-graduate po ako 4th place ng medicine. Nag-training naman po ako for internship sa Philippine General Hospital. Ako po ay isang emergency room na doktor. So doon po ako nag-duty kung saan sinusugod ang mga pasyente. Ganyan lang ER eh, or emergency. Diba yung mga bigla ang pagdating ng ambulance. May mga nasaksak, na baril, na hagip ng sasakyan. Yan ang buhay ko po. Dati, kung mahilig kayo sa dugo, mag-e-enjoy kayo sa emergency room. No, pangarap ko talaga simula bata pa ako, kaya pinaghagaan ko talaga, sinipagan ko ang pag-aaral. Naniniwala ako na lahat ng magagandang makukuha natin sa buhay, dapat willing tayong mag-sacrifice and harapin lahat ng challenges. Wala naman talagang madali eh, lalo na kung meron kang magandang buhay talaga na gustong mangyari. So, dito sa PGH, or nasa hospital ako noon, na-introduce ako sa First Vita Plus. Tulad ng mga bago, inalam ko po to, inaral ko. Tapos naintindihan ko, August 8, tumali po ako, 15 years ago. So, 15 taon ko na po to ginagawa at hindi po ako nagsasawa pagdating sa kalusugan. Eh, siyempre, important sa akin to, kaya nga ako nag-doktor eh, para makatulong talaga sa kalusugan ng mga tao. Pero napapansin ko talaga, kami tayo kapag nagkakasakit, automatic gamot eh. Na kadalasan, nakakalimutan natin ang nutrisyon. Alam nyo, kahit gamot ka ng gamot, kahit doktor ka ng padoktor, o kaya nasa magaganda kang hospital, alaga ka ng doktor, kung kulang ang nutrisyon mo, hindi ka talaga magiging healthy. Nakakalimutan natin yun eh. Akala natin lahat masusod ng mga gamot, ng mga doktor. Ayusin mo ang nutrisyon mo. Palakasin mo katawan mo. That is the best way to be healthy. So, punta tayo sa ating kalusugan na topic. So, health is wealth. Walang tao na ayaw maging healthy. Kasi gusto natin maging masaya ang buhay natin eh. Sige nga, okay lang ba sa'yo? Bilyonaryo ka. Okay ba? Titingnan ko ang videos nyo. Rinig naman po ako, di ba? Kaway-kaway nga po. Para malaman ko lang kung maganda po ang sound. Okay, marami ako nakikita. Kasi gallery shot ko eh, para makita ko yung marami mga videos. So marami namang kumaway. So gusto ko kasi magtanong eh. Okay lang ba sa inyo maging bilyonaryo? Thumbs up nga. Masaya ka ba? Bilyonaryo, tapos comatose. Biglang marami lang umayaw. Bakit? Aanhin mo pera kung hindi ka naman healthy para enjoyin yung pera mo. E di ba kaya nga tayo nabubuhay eh? Para magkaroon ng meaningful na life. So, e paano magiging meaningful? Halimbawa, na-stroke ka, kalahati ng katawan mo, hindi mo maigalaw. Paano ka mag-i-enjoy kung mahilig ka mag-travel, naka-wheelchair ka, hindi ka makalakad ng sarili mo, pag naliligo, inaalalayan ka pa. Agree lahat dito eh, mayaman o mahirap, kahit anong estado mo, importante maging healthy. Doon natin ma-maximize yung buhay na binigay sa atin. Kaya nga, hanggang ngayon, very important tong saying na to eh. Health is wealth. Pinakakayamanan natin. Maging healthy. So, punta naman tayo sa kalaban ng health. Ayaw natin nagkakasakit, pero laging nandyan ang sakit. Alam nyo ba, hindi tumitigil ang exposure natin sa germs, laging nandyan. Hindi mo maiiwasan yan eh. Kahit gano'ng kaingat nyo sa mga anak nyo, exposed yan lagi. Germs, microbes, chemicals, sa hangin, synthetic, sa mga pagkain na kukuha natin, potentially papasok sa katawan, tapos magkukos ng iba't ibang paninira or damage. Pollution, toxins. So, hindi lang naman yung nangyayari ngayon eh. Siyempre, pinaka-timely is yung COVID-19. Na pag nahawa ka, makapasok yung virus sa'yo, magkakaroon ka ng sakit. So yung sakit, minsan galing sa labas, nakakapasok. They are literally everywhere. Hindi yan natatapos. Exposed tayo lagi. So, eto, nakuha ko yung isang magandang diagram eh, about yung pandemic death toll.
marami na palang pandemya na naranasan kahit hindi pa tayo buhay nung unang panahon. At yung mga bolang nakikita nyo, yan ay simbolo ng mga namatay dahil sa pandemya. Pag malaki, ibig sabihin marami. O saan yung pinakamalaki? Yung pinakauna, 200 million ang namatay. Ano yun? Yung bubonic plague. Ang populasyon ng Pilipinas ay 110 million. Kulang pa dun sa napatay ng bubonic plague. 200 million yun. Grabe ang mga pandemya dati. Pero napapansin yung palit ng palit yung bilog. Ibig sabihin, pakonti ng pakonti yung namamatay kahit may pandemya. Bakit? Kasi ang tao nagiging matalino. Natututo tayo sa bawat problema eh. Bakit ba nangyari to? Sige, linisin natin. Galing pala sa ihi ng daga. Dapat malinis natin lahat, lalo na kung may mga daga dyan, exterminate. So, habang natututo tayong kontrolin ang environment, nalilesen ang chances natin magkaroon ng infection. Tumatalino ang tao, gumagaling ang mga gamot, vaccines, gumaganda ang ating healthcare. Kaya habang tumatagal, mas pakonti ng pakonti ang affected pag nagkakapandemya. Pero ngayon may bago. Asaan ang COVID-19? Ayan, no, 22,000 ang namatay as of March, 7 months ago. Nasaan ang COVID-19 ngayon kung bilang ng mga namatay? 1.1 million. Nandun na siya, pa-increase na siya ng pa-increase. Aakyat na siya sa taas na level. Yung bilog niya lumalaki. Sabihin, maraming namamatay. Bago to eh. Nagulat ang buong mundo. May mga sakit na biglang matutulala tayo. Hindi natin alam na darating pala. Pati ang scientific community magugulat. Pati ang medical community. So example niyan, yung COVID-19. Kaya extra ingat pa rin ha, mga viewers, mga nakikinig po. Huwag tayong magtawa sa social distancing. Face mask na pagsuot. No, frequent hand washing, yung mga safety measures, kasi kakaiba to eh, yung sakit na to. Although, pag tinignan nyo kung bakit namamatay ang mga tao, hindi ito ang number one pa rin. Mas marami pa rin, alam nyo ba, mas marami pa rin namamatay dahil sa mga lifestyle na mali. Mas matindi pa rin tumatay ang sigarilyo. Kaya nga nakalagay sa kaha, dangerous to your health. O yung lalaki sa kaliwa, tinan nyo, ayaw mag-quit. Yosi pa rin ng yosi, pero sunog na ang baga. Ayan, itim. O yung babae naman sa gitna, siya ay may liver cirrhosis. Bakit? Ang lakas pala niyang uminom ng alak. Minsan tayo rin ang may kasalanan kung bakit nasisira ang ating katawan. Tayo naman nag-decide yan eh. Pinipigilan ka na ng iba. Eh gusto mo talagang uminom eh. Wala silang magagawa. Choice mo yan eh. Ang alcohol, nakakasira ng liver. Unti-unti, hindi yan overnight. Matagal yan eh. Kahit naman ang sigarilyo, hindi naman nag-yosi ka ngayon. Bukas may lung cancer ka na eh. Matagal ang effect, kaya akala natin wala. Pero unti-unti yan. Nasisira ang ating katawan. Makaka-recover kapag tinigil mo. Pero pag tinuloy-tuloy mo, yung paunti-unti, eventually babagsak yung katawan mo. Mag-accumulate eh. So, ano yung babae sa pinakakanan? Ang loob niya, makikita mo yung organs, meron siyang stomach cancer. Eto, dumadami. Alam nyo ba na ang breast cancer dati uso, nalagpasan na siya ng cancer ng bituka tulad ng colon cancer. Babae o lalaki, number one pa rin ang lungs, pangalawa na ang liver, pangatlo na yung colon. Andiyan no, lungs, liver, bituka, colon. Daanan ng pagkain. Bakit? Ang dami na palang chemicals na hinahalo ngayon sa ating kinakain. Pangkatutak, yung mga flavoring, synthetic na mga coloring, pati ang mga preservative, yung artificial. Kaya pag araw-araw tayong kumakain, edi araw-araw rin tayo, yung mga synthetic ha, araw-araw rin palang nalalagyan ng chemical ang ating bituka. E tandaan nyo ha, lahat ng dinadaanan ng inumin at pagkain, pwedeng tubuan ng cancer. Nasisira eh. Nakarinig na ba kayo ng cancer sa dila, cancer sa gilagid, cancer sa lalamunan, cancer sa esophagus, stomach, colon, hanggang kwet may cancer. Imagine ninyo, lahat ng dinadaanan ng ating pagkain, pwedeng tubuan ng cancer pag mali ang kinakain natin. Kaya,
kailangan maging aware tayo dito. Mag-isip-isip tayo. Dapat tama ang choices natin ng mga kinakain. Okay, sa lifestyle related, sa pamumuhay ng tao, ano ang number one talaga na kinamamatay sa buong mundo? Ang number one, ayon sa World Health, ay sakit sa puso, pangalawa ang stroke. Sa buong mundo, halos lahat ng tao mamamatay po heart disease or stroke. Ang laki ng lamang nila, oh, kumpara sa ibang sakit. Nandyan din ang cancer, number six. Pero ang sinabi sa cancer, nakikita ko dito, trachea, bronchus, lungs lang eh. Idagdag mo pa yung breast cancer, idagdag mo pa yung liver, saka colon cancer. Marami rin naman namamatay ito eh. Malamang mas mataas pa pag pinag-total mo lahat ng mga cancer na kinamamatay natin. So ang nangunguna talaga na sakit na kinamamatay, hindi yung tulad ng COVID, yun ang nakakahawa. Ang nangunguna ngayon ay dahil sa ating maling lifestyle. Sa Pilipinas, anong number one na kinamamatay ng mga Pilipino? Sakit sa puso at ugat. Kung nakaharang po ang video nyo, i-minimize nyo po ah. Pwede nyo pong i-minimize yan para makita nyo ng buong buo yung aking presentation. 35% approximate sa lahat ng mga nire-report na namamatay ah, halos isa sa bawat tatlo. No, 1 out of 3 sakit sa puso at ugat. 35% eh. Anong pangalawa na kinamamatay? Alam niyo yung pangalawa? 10% approximation ha, cancer. 1 out of 10 na mga namamatay ay dahil sa cancer sa buong Pilipinas. So approximately 35%, approximately 10%. Pag tinotal natin yung dalawa, 45%. Give and take yan ha, pwede nga mag 50 eh. So halos kalahati ng lahat ng namamatay ay dahil lang dito sa dalawa. Ilan ba ang kausap ko ngayon ng mga viewers? Imaginin mo, tayo na nagsasama-sama dito ngayon, kalahati sa atin mamamatay dahil dito lang sa dalawa na to. Nakakatakot kaya isipin, 50% dahil lang dito. Kung kayo nga po mamimili, ano mas gusto nyo? Sakit sa puso or cancer? Ang dami na naman sa video umiiling. Ganun ang reaksyon, no? Ayaw natin yan, eh. Eh, ang bad news, usong-uso, eh. So, kailangan may gawin tayo. Kailangan mag-adjust tayo. O, anong gagawin? Dahil number one ang sakit sa puso at ugat, aralin natin, bakit ba tayo naiipunan ng kolesterol? Eh, tingnan nyo naman ang diet simula bata pa lang, mahilig na sa mga mali. Soft drinks, andyan, nasa gitna. Junk food, chocolate, yung mga snacks na may mga filling sa loob, ang kasama nun, cookies, crackers, iba't ibang klase ng candy, frosting ng donuts. Usual snacks today yan eh. Imaginin mo, magpa-children's party ka, sigurado ko, masaya ang mga bata. Bata pa lang, sanay na ang mga taong kumain ng mali. Sino po ang mahilig sa lechon? Ako, mga paborito natin yan, matataas sa kolesterol, chicharon bulaklak, no? Fried chicken, crispy pata, sisig, fast food tulad ng hamburger, samahan mo pa ng french fries. Okay, marami tayong mga taba or kolesterol na kinakain. Hindi naman lahat masama eh. May good kolesterol, may bad kolesterol. Okay, ang pag-uusapan ko ngayon, bad kolesterol. Tapos ang scientific term sa kanila, trans fat and saturated fat. Pag ikaw nag-grocery, siguraduhin mo na wala trans fat or saturated fat kasi mahirap iwasan eh. Tingnan mo na dapat konti lang siya, minimal lang. Pero ang trans fat dapat zero. Dagdag mo pa dyan yung pizza oh. Ang taas pa lang ng trans fat ng pizza. Ayan, fast food. Nakita mo na naman, french fries, donuts, nandyan, mga deep fried na pagkain. Grabe, nai-imagine ko kung gaano karaming tao ang napakahilig o napahilig dito sa mga pagkain na to. So, kayo ba po mahilig ba kumain yan? Nakailang hamburger ka na sa buhay mo? Nakailang pizza ka na sa buhay mo? Tapos nakakalungkot
kung ano pa yung masustansya tulad ng gulay, yun pa minsan ang mahirap ipakain sa mga bata. Samantalang ito, ubos yan. Enjoy pa mga bata. Subukan nyo, children's party. Puro gulay. Good luck. Diba? Marami akong kilala, nanay at tatay, ang problema nila, ang anak nila ayaw maggulay. Walang kwenta na nga ang kinakain, tapos yung gulay na masustansya, ayaw pang kainin. Kaya tanggapin natin, ha, maraming lalaki ngayon na magkakasakit na puso, diabetes, cancer. Yan na talaga mangungune. So, hanapin nyo po ang mga trans fat. Tapos iwasan, ha. Okay, kung ako sa inyo, ito isa sa pinaka-important slide ko, kahit medyo ano lang sa puro salita. Picture nyo or screenshot nyo. Print out nyo at ilagay nyo sa rest nyo, naka-magnet sa harap. Bakit? Para ma-remind kayo kung ano ang mga may trans fat. Alam nyo ang trans fat? Yan ang most harmful kind of cholesterol. Pinakamasamang klase. Saan mahahanap? Processed meat. Yan, mga hot dog, cold cuts, burgers, creamers tulad ng hinahalo sa mga kape, yung artificial na mga creamers, fast food, baked goods, cakes, pastries, no, donuts, fried food, potato chips, crackers, and marami akong na-research na articles, laging nandun ang buttered popcorn. Warning, ha, lalo na kung stay at home ka dahil sa pandemya, baka naman Netflix, tapos ang kain mo popcorn, lalo na yung microwavable, ha, napaka-cancerous pala nila. So minsan hindi tayo aware, eh. Kaya part ng lecture ko is para maging aware ang mga tao. Kailangan po itong iwasan at all costs. So, hydrogenated vegetable oil, vegetable shortening, may trans fat yan. Tingnan nyo yung ingredients. Kung ako sa inyo, madali lang naman, dagdag lang naman sa konting segundo, eh, sa pag-grow grocery nyo. Hanapin nyo lang yung no trans fat sign. Kadalasan nyo nasa harap ng packaging or pag wala, tingnan nyo yung likod, nakalagay naman trans fat zero, eh. Part na yan dapat ng habit nyo. Iwasan lahat ng may mga trans fat. Akala natin tabak lang, ha? Yung matataba, mamantika, hindi. Maraming matatamis na mataas rin sa trans fat. Nagko-cause siya ng diabetes, cardiovascular diseases, and maraming cancer. So alam nyo ba, makontrol lang natin ang diet natin? Kaya nating labanan ng mga usong kinamamatay ng mga Pilipino, eh. Almost 50%. Dahil sa maling diet connected. Okay, ano yung saturated fat? Ito, ang recommendation ko sa inyo, i-balance nyo ang diet nyo. Kasi mostly found in meat and dairy products. Hindi natin kayang iwasan talaga totally, eh. So I recommend, bawasan nyo, dagdagan nyo ang prutas at gulay. Pag kayo gutom pa, parang bitin ang kinakain ko, Dok, eh. Kasi kinontihan ko yung karne. So, feeling ko hindi pa ako busog. Alam nyo ang dagdagan nyo? Huwag kanin, huwag karne. Ang idagdag nyo, kung gutom pa kayo, prutas at gulay. Kasi dapat yun ang pinakamaraming kinakain natin sa bawat kain. So, kakainin nyo pa rin to, okay lang. Pero, limitahan nyo. So, ano po to? Beef, lamb, pork, mga liver, mga organs na hinahalo natin sa ating mga pagkain. Poultry, kung ano, chicken with skin. Alisin na po natin yung balat. Tapos dairy products, ang pinakasikat na usong-uso dairy product, ice cream. Bawas-bawasan na po, ah, ang kain ng ice cream. So, anong nangyayari? Nakikita ko yung reaction ng iba. Okay, good luck. Kung paborito nyo to, now is the time to change. Alam nyo kung saan papunta ang katawan nyo. Pag puro trans fat at saturated fat. Yung tabak na to, pag naipon, yan yung bumabara sa ating daluyan ng dugo. Ito, magandang illustration to, ah. Yung ugat sa ibabaw, walang bara. Malinaw, oh, ang daluyan ng dugo, walang kaproblema, eh. Yung ugat sa baba, tingnan yung tinuro kong black arrow. Yung dilaw, yun ay cholesterol na namuo. Ang oil kasi, hindi pwede mag-mix sa water. Ang katawan ng tao, 70% water. So, ang dugo natin, kadalasan water-based yan, tubig. Eh, hindi humahalo yung taba. So, ang taba, naiipon, namumuo.
kita mo naman eh, pag sa mga plato na hindi hinugasan, nagsesebo ang taba. So, ganun pala, malinaw na malinaw, ano pwede mangyari sa taba? Magsesebo. Mamumuo sa loob ng ating dugo, yung daluyan ng dugo. O, di magbabara. Kaya yan ay nauuwi sa heart attack. Number one killer natin, ang heart attack. Isama mo pa yung mga biglang tataas ang presyon, hypertension, high blood. Pag nangyari sa utak, yung pagbabara or pumutok ang ugat dahil sa high blood, yun naman ang stroke. Ang bibilis niya na, pwedeng okay ka ngayon, bukas ko, matos ka na. Hindi na magising. Ang laki pala ng ugat na pumutok sa utak. Kaya maraming tao talaga, ito ang kauwian ng taong-taong mali ang kinakain. So, sana po ay nakatulong ako sa inyo, malinaw na malinaw sa inyo kung ano yung pwede nating baguhin para maiwasan natin ang high blood, heart attack, sakit sa puso at stroke. Punta tayo sa pangalawa. Ang pangalawang sakit na kinamamatay ng Pilipino, cancer. Ito naman, medyo kakaibang sakit kasi meron kang cell na abnormal. Ito ang itsura ng cancer. Pabilog ang katawan, marami pala siyang galamay. Tapos ang cancer, microscopic, ibig sabihin, ubod ng liit. Kaya kahit sa ang parte ng katawan, kaya niyang gumapang. Nakakasiksik siya sa loob eh. At ang cancer, hindi matatapos yan. Ang bilis niyang manganak, ng manganak, ng manganak, ng manganak. Kaya napapansin nyo, pag may nakapaakang bukol, at napapansin mo, lumalaki yung bukol, anong recommendation ng doktor? Babiopsy. Kasi ang bukol, unti-unting lumalaki, pwede palang cancer yun na nanganganak sa loob ng katawan mo. At iba-ibang direksyon na yung gagapang ha, pag marami siyang cancer cells. Pwede sa ulo, pwede sa baga, pwede sa atay, pwede sa buto. Kaya may tinatawag tayo na cancer na kalat na sa buong katawan. Yun yung stage 4. Yung malalang, pinakamalalang klase ng cancer, stage 4. So, ano ba yung mga pagkain na pwedeng malink sa cancer? O, ito ang some of the top. Ha. Marami akong mga journals na binasa, laging naandon, hindi nawawala sa listahan ng cancerous processed meat. May nakita pa nga ako study eh. Alam nyo ba ang mga batang mahilig sa hotdog? Sila ay mas malamang magkakaroon ng colon cancer. Tumataas ang risk. Imaginin mo kung gaano karaming bata ang mahilig sa hotdog. Punong-puno ng nitrogen-containing compounds. Ang mga processed meat, may halok po yan ng mga compounds na pwede makasira ng ating bituka. Kaya pwede tayong at risk for cancer. Andiyan na naman ang hamburger. Na-link na nga sa heart disease. Na-link pa sa cancer. So, isa sa pinakamagandang health step, itigil nyo na ang pagkain lagi ng mga fast food. Andiyan na naman yung pizza. Oh. Nakita na natin din yan kanina. Eh. So, maraming processed meat ngayon na ang binibigay lang sa atin, no, pwedeng cancer or heart disease. Bawas-bawasan na po. Ah, kung kaya, wag na po talaga totally kumain. Mga ganyang pagkain. Next, mga pritong pagkain. French fries, tulad ng ano rin, potato chips. Yung pagprito, yung proseso ng pagluto, yung oil, nagke-create siya ng acrylamide formation pag niluto mo. Tagal ang boiling. So, di ba sa mga Pilipino, nagtitipid. So, yung oil, paulit-ulit. Yung mantika, paulit-ulit pinapangprito. Naluluma na, mas nagiging cancerous. Kasi naiipon dun yung acrylamide. Acrylamide is cancerous. So, pagluto, dapat itapon yung mantika. Magastos. Kaya yung iba, paulit-ulit nagagamit. So, I recommend na ibahin mo na lang ang luto. Kasi ang deep frying, hindi naman yan talaga healthy way of cooking eh. Gulay ang iprito mo, pinatay mo lahat ng vitamina sa gulay. Sobrang init. So, ang deep fry talaga, pwede nating ibahin muna. Huwag laging prito. Tapos ang mantika mo, dark brown na, yung pa rin ang ginagamit mo. Check nyo yung mantika nyo sa bahay po ah. Tapon nyo na kung luma na. Okay. Next, para makaiwas tayo sa cancer, huwag na masyadong mag-soft drink.
Hanggat maaari, wag na nga eh. No? Very acidic. Mataas sa sugar. May mga iba't ibang food drink additives. Ang soft drinks, matagal na yun na link sa iba't ibang sakit dati pa. Pero may mga nakikita ako, parang tubig nila ang soft drinks eh. Pag nauhaw, soft drinks ka agad. Yun yung masama. Huwag nyo itong gagawing regular drink. Hindi ito pang araw-araw. Ito ay pang special occasion. Yun pwede pa. So, halimbawa, may birthday, may Christmas celebration. Sige, paminsan-minsan, mag-soft drinks ka to celebrate. Pero wag naman yung araw-araw o weekly na nagiging regular habit mo na. Doon sasama yung soft drinks effect sa katawan. Last na gusto ko i-discuss, junk food. Pwede ba itigil nyo na po yan? Pangalan pa lang, alam nyo na kagad kung anong nakukuha ng katawan. Junk, ibig sabihin basura. Walang kwentang pagkain. Lalo na yung pinicturan ko. Alam ko, familiar kayo dito, pag dinurog nyo yan, hangin lang talaga yan. Wala naman talagang sustansya yan eh. Kaya itong nasa picture, halos 100% chemical yan. Kasi yung nalalatahan mong keso, synthetic yon, hindi naman talaga keso yan eh. Yung coloring na humahalo sa daliri mo, chemical rin yun. Tapos may preservative pa siya. Rich in trans fat, rich in chemicals. So ang junk food, isang pagkain na walang kwenta. Puro kasamaan lang ng kalusugan na makukuha. So pwede ba itigil na po ang palating kain ng junk food? Tapos sama ko pa yung cookies, crackers, yung mga usual na merienda, yung mga snacks na mga bata ngayon na nakikita ko, lalo na yung cookies na may filling pa sa gitna. I-check nyo. Kadalasan yan, sobrang taas sa taba, sobrang taas sa trans fat. Pwede nating itigil ha, kasi trans fat can cause cancer. Chemical friend na hinahalo can cause cancer. Okay ba po? So, paano natin malalaman na humihina na ang ating katawan? Okay, may mga senyales yan ha, na ang ating immune system hindi na nakakalaban. Number one, na pinaka nakikita ko sa Pilipino, yung madalas nagkakaubot sipon. Tapos nahahawa palate. Marami na po akong medical mission na ako po ay naka-attend na. Volunteer po. At pinakamaraming dumarating sa mga libreng check-up, mga batang may sipon na. Ibig sabihin nun, bata pa lang, bagsak na ang immune system. Yung may mag-atsing lang, nakasamahan mo, bukas meron ka ng sipon, nahawa ka kagad, hindi na makalaban yung katawan. Ano pa, yung mga parang pagod ka lagi, chronic fatigue. Pag nag-exercise, ang tagal mo makarecover. Mataas ba blood sugar mo? Diabetics are prone to iba't ibang klaseng mga infection. Kasi pag high sugar levels, nakaka-affect rin sa ating immune system, bumababa. Meron ka bang mga allergies? Seasonal, yung mga laging pagising sa umaga, bahing ng bahing. Napunta lang sa init, biglang lumamig, nagkakasipon na. Wala namang virus, pero may sipon. Yan ang mga times na mahina ang ating baga. Ilong, lalamunan. So, may bronchial asthma, pwede rin sign ng mahina ang immune system, may problema. Chronic skin problem. Madalas ka ba nagkakaroon ng rashes sa balat? Sensitive ba ang skin mo? Yung hugis ba ng tsinelas? Meron kang rashes doon kung saan dumidikit yung paa mo sa tsinelas. May mga nakikita akong ganyan ha. So sensitive skin, pwede rin psoriasis, skin allergy, iba't ibang mga chronic skin problems. Yung matagalang problema sa balat na paulit-ulit. Time pala yan na pwedeng mahina na ang immunity mo. Ano pa? Yung maselan ang sikmura at bituka. Yung kailangan mo ba mineral water lagi? Pag nakainom ka ba ng konting dumi lang na nasa tubig, grabe makareact yung bituka mo. Bakit yung iba? Pag uminom, kaya naman. Baka sensitive ang iyong bituka. Kumain kayo ng parehong pagkain, bakit nagkaka-indigestion ka? Bakit yung katamahan mo wala? Yung laging nag-hyperacidity. O kaya nagtatain ng konti sa mga nakakain na normal naman yung ibang kumain. Ibig sabihin, time na yon na mahina ang bituka mo.
at ang bituka natin, tagdad dyan ang immune system. Marami yan. No? Along sa ating bituka. Kaya, pag mahina ang bituka, sign din yun na mahina ang immune system. So, marami talagang signs. At sure naman ako, eh, pag hindi ako kumakain ng tama, imposible naman malakas ang katawan. Eh. So, merong ka ba dito na mga sign na? Lalo na mga bata. May mga anak ba kayo na ang hina talaga ng baga na? Madalas magkatipon? Tingnan mo ang diet. Baka walang kwenta, walang sustansya, kulang ang nakakain ng mga bata. So, punta tayo sa mas important part, yung solusyon. Kailangan pala kasi ng immune system. Ang immune system, alam nyo ba, mula ulo hanggang paa, meron tayong iba't ibang parts niyan. Network of various organs, billions of cells, proteins. Lahat yan nagtutulong-tulong, ha? Hindi natutulog, kahit tulog ka, ang immune system natin gising, nagpapatrol. Lahat ng white blood cells natin, umiikot yan sa sirkulasyon ng dugo. Hindi naman tumitigil yan, eh. Pinoprotektahan tayo, 24/7. Protects our body from harmful substances, germs, microbes, viruses, bacteria, fungal infection, parasites, ang daming kayang labanan yan. Pati tumor at cancer, kayang labanan ng immune system. Pag nagkasakit, ang bilis ng recovery, pag malakas ang immune system. Nakapansin nyo ba na may mga dengue na ang bata naglalaro lang kahit may dengue ka? Tapos 3 araw, okay na yung dengue niya. Samantalang may dengue na mga bata na 1 week na, agaw buhay pa rin, 50-50 nasa ICU, sa hospital. Pareho naman ang sakit, ah. Bakit yung isa, 3 days, naglalaro lang, wala ng dengue? Bakit yung isa, 1 week, nasa ICU pa rin? Depende yan sa immune system. Ganong katindi ang effect ng immune system pag malakas. Helps in recovery pag may sakit. At alam nyo ba, ang immune system, nakaka-repair pa pag may nasirang parte sa katawan mo. O halimbawa, may smoker na ka akong kausap dyan. Itigil mo yung smoking. Tapos mag-first Vita Plus ka para ang immune system mo malakas mag-repair nung mga nasira ng smoke mo. Kailangan matulungan natin ang katawan maka-repair ng damage na tissues. Prevention is better than cure. Ito naman ang maganda pag lumakas ang resistensya. Katawan mo pa lang para nang may doktor. Kasi ang immune system, lalaban na siya sa iba't ibang klase ng mga sakit. Meron akong 6 tips. At ito po ay sana seryosohin niyo po. Alagaan natin ang katawan, gawin niyo po ito para lumakas ang katawan. 6 ways to boost your immune system. Paano? Number 1, kung meron kang unhealthy na ginagawa, itigil mo na. Smoker ka ba? Wala na tayong dapat pag-usapan. Hindi ito open for debate. Hindi ko ririnig ang side mo. Basta smoker ka, tigil mo. Wala kang pwedeng sabihin na mananalo ka. Walang lusot dyan. Smoking kills. Period. Tigil mo na po, ha. Sana kung may kausap akong smoker ngayon, ngayon na ang araw na sana itigil mo po yan. Hindi ka talaga pwede maging healthy tapos ituloy mo yan. Dangerous to your health nga, eh. Ano pa? Pag ikaw iinom ng alak, pwede ba ilimitahan mo? Huwag todo-todo na may hangover ka pa kinabukasan. Kung inuwi ka, karga-karga ka na ang kabarkada mo. Hindi mo na alam kung ano nangyari kagabi. Limitahan lang. Tapos ang alak, parang soft drink. Hindi ito pang regular. Weekly ka ba umiinom? Everyday ka ba umiinom? Special occasion lang dapat. Huwag pang araw-araw or huwag regular. So, inom ka ng alcohol, siguro pag may birthday, may celebration. Tapos, every time ka iinom, huwag todo. 2 bote ng beer. Hanggang dun lang. 2 baso ng wine. 2 shot pag yung matatapang na inumin. Yung mga 40%. 2 shots. So, yun ang rule of 2. Tapos sabi mo, sige, para sa birthday mo, shot ako. Nakikisama ka pa rin, eh, pero limit ko hanggang 2 lang, ha.
gusto mo maging healthy, alagahan mo katawan mo. Hindi pwedeng abusuhin. Stop unhealthy habits. Basta ang goal natin, tuturuan ko kayo kung paano magiging healthy, ha? Number two, ang laking tulong nito. Gising na gising ang katawan mo pag may exercise ka. Regular ito. Ito ang dapat natin ginagawa everyday. Minimum 30 minutes. Huwag naman rin sobra. 90 minutes. Huwag to sobra doon. Lalo na pag nakakapagod yung exercise mo. So, maraming exercise na pwede kang gayahin sa internet. Research mo lang. May video. E di wala ka ng bayad sa mahal na mga instructor. Pili ka ng exercise. Hindi ka mauubusan ng choices online. Exercise sa bahay, maraming klase. No excuse yan para wala kang magustuhan. Pili ka ng ine-enjoy mo. Ako, enjoy ko running eh. So tuwing hapon, nagra-run ako dito sa loob lang ng subdivision. At least, nagigising ang katawan mo, ang ganda ng circulation mo sa dugo. Tapos, healthy ang heart. Alam nyo ba ang heart? Muscle. Muscle yan eh. Kaya nga may tinatawag tayong cardio exercises or a healthy heart. Kailangan ng exercise regular. So, malayo tayo sa sakit sa puso, malayo tayo sa sakit sa ugat, gumaganda ang daloy ng dugo. Ano pa? Nakakatulong to pang stabilize ng blood sugar. Kaya ang mga diabetics, nire-recommend ko, dapat lalo kayo mag-exercise. Nakakatulong yan. Pampababa ng blood sugar nyo. Ano pa? Nakakatanggal ng toxins ng katawan. Kasi mamamawis ka eh. So, yung 30 minutes, ha, kailangan na mamawis kayo doon. Kung hindi, hindi ramdam ng katawan mo yung exercise na ginagawa mo. Toxins na naiipon, lalabas. Exercise. Mabababa ang risk mo for cancer. Tinutulungan kang tanggalin ang naipong cancerous na mga chemicals sa loob ng katawan. So, ang daming health benefits. So, exercise tayo, ha. Araw-araw. Pangatlo, ang buhay ngayon ay very stressful na. Hectic ang schedule. Problema sa financial, problema sa bahay, problema sa kapamilya, problema sa trabaho. Marami tayong source of stress eh. Problema sa traffic. Malilate ka, biglang stress ka. Alam nyo, pag nasi-stress, meron niyang masamang effect sa katawan. Bumababa ang immune system, bumibilis kang tumanda. Kaya nga may kasabihan tayo na pag ano eh, yung sa experience natin na pag nagka-problema ka daw, pwedeng lumabas ang puti ng buhok. Totoo po yun. Wrinkles. Bibilis talaga aging mo. Kitang-kita na may effect ang stress. Dito rin sa First Vita Plus, dito naman ako proud. Marami na dahil anti-stress ang Vita, parang hindi tumatanda. Kumpara dun sa mga ka-age nila. Diba? Meron din tayong anti-aging effect kasi nakakatanggal tayo ng stress, antioxidant. So, gusto mo ba lumakas ang katawan mo? Hanap ka ng mga activities, gawain na nakaka-release ng stress. Yung nakaka-relax. O, tanungin ko kayo, ano bang nakaka-relax para sa'yo? Gusto mo ba ilakad yung aso? Gawin mo araw-araw kung yun ang nakaka-relax. Gusto mo ba mag-bake? Gusto mo ba magpa-massage? 1 hour massage or 2 hours? Na massage. Basta gawin mo, lalo na kung stress ka. Ako po, ang exercise, nakakatanggal ng stress. Kaya, yung number 2, yun na rin ang number 3 ko. Pangtanggal ng stress, tumatakbo ko everyday para ma-release rin ang stress na naranasan ko. Basta important, huwag dapat maipon yan. Pag naipon, baka biglang bumagsak ka na lang. One time, matakbo ka sa hospital. Naipon ng todo yung stress. Number 4. Naku, pag sinunod nyo to, ang laking tulong talaga sa kalusugan. Hayaan nyo makarecover ang katawan nyo. Tulog kayo, average, 8 hours at night. Tamang oras ha, huwag nyong bilangin yung sa araw. Kasi ang katawan natin, meron tayong body clock. Hindi mo maloloko. Alam nyan kung araw, alam nyan kung gabi. At ang tulog na talagang nakaka-recover ang ating katawan, tulog sa gabi. So, 8 hours yan ha, average sleep. Make sure nyo, para naman may time makarecover, makapahinga ang ating katawan, pati utak. Number 5, linisin natin ang katawan, alagaan natin ang katawan na maigi. Take steps to avoid infection, so frequent hand wash, mag-face mask,
tulungan natin na huwag mapasukan basta-basta ng virus, bacteria, chemicals. So, nakakatuwa na marami nang ganitong habit. Positive side ng COVID-19. Natuto tayo mag-face mask, hand washing. Sana pagtapos ng COVID, huwag natin itigil to. Hindi lang ito pang COVID. Ang hand washing, no, lalo na yung may sabon, sanitizer, halos lahat ng germs matatanggal mo eh. 99.9 nga eh, yung kiniklaim ng iba. Tapos sa face mask, ang daming chemical sa hangin, pollution, pwedeng maiwasan, hindi lang viruses. Pati bacteria, pati chemicals na makakasama sa atin, pwede mong maiwasan. So ituloy po natin ha, good healthy habits po yan. And finally, hindi ka pwede maging healthy kung kulang ang nutrition. Damihan mo ang prutas at gulay. O, tinan nyo yung picture ng babae, yung bata po dito, malungkot. Kaya, ang ganda niyan ginawa ng First Vita Plus. Hindi po ako titigil. Nung naintindihan ko ha, na pinasarap ng First Vita Plus yung limang gulay, sabi ko, sasali ako dito. Ang goal natin, ibalik lahat ng tao sa gulay. Kasi masustansya yun eh. So, limang gulay, ginawang masarap na juice. Wala pa akong bata na nakita na umayaw sa First Vita Plus. Eh di problem solved. Kasi may gulay na yung juice natin eh. So napapabalik natin ang mga bata sa gulay, ine-enjoy pa nila yung pag-inom. May nakikita ko sa Facebook, ginagawa pa tong fruit shake. Yung iba, ginagawa pa tong ice candy. Didiskartehan mo, okay lang yan. Basta importante nagugulay tayo. So boost our immune system. Importante ang gulay. So i-discuss ko yung limang gulay. Pinakamasustansya sa lima, yung malunggay. In fact, ang malunggay, number one sa buong Pilipinas. Tinan nyo ha, ang orange, mataas sa vitamin C. Ang malunggay, 7 times kumpara sa orange. Sumikat ang carrots dahil sa vitamin A. Ang malunggay, 4 times ng vitamin A kumpara sa carrots. Eh di ba ang milk, rich in calcium? Walang sinabi, 4 times higit ang malunggay sa calcium at sa milk pagdating sa calcium. Tingnan nyo to. Puro mga masusustansya to eh. Gata, saging, yogurt, no? Carrot. Pero ang sustansya ng malunggay, mas patindi pa rin. Kaya ang tawag sa malunggay, the miracle tree. It's a powerhouse of nutrition. More highlights on malunggay ah. Alam nyo ba na ang malunggay kayang makatulong sa 300 sakit, iba't ibang kondisyon ng katawan? Kumbaga sa panlaban, malupit ito. Sa basketball team, siya ang most valuable player, MVP yan. Matindi lumaban yan eh. Miracle tree, ano pa, powerhouse of nutrition, ano pa, mother's best friend. Kasi kilala sa buong mundo eh, ang padagdag ng gatas ng ina. Breastfeeding is still best for babies up to 2 years old. Tapos kilala sa Pilipinas na pangpatuyo ng sugat, antibiotic, na wala namang side effect. Inahalo natin sa tinola. Hindi natin alam, ganyan pala katindi yung malunggay. So ang malunggay, ang unang gulay na makukuha natin sa First Vita Plus. Pangalawa, dahon ng sili. Masarap rin sa tinola. Isama mo pa yung exercise, tapos umiinom ka ng Vita Plus. Ang ganda ng sirkulasyon mo sa dugo. Kasi ang dahon ng sili, nag-i-improve ng blood circulation. Lalo na kung may history na kayo sa pamilya, may kamag-anak ka na ba namatay sa sakit sa puso, nagbarang ugat dahil sa cholesterol, high blood, stroke. Dapat prevention na tayo. Nakakatulong rin ang dahon ng sili sa pananakit ng katawan. Rheuma, migraine, dysmenorrhea, gout, no, yung mga sakit-sakit sa kasuhan. So, relieve pain, natural pain reliever. Tapos, energy booster rin ang dahon ng sili. Number 3, saluyot. Maraming ayaw nito dahil mukha daw laway yung katas. Pero ang saluyot, ha, anti-cancer na gulay. Very effective naman ito pang tulong na yung cancerous na naipon na chemicals mailalabas. Kaya ang inuna ko dyan, no, cleansing and detoxification. So, isabay nyo sa exercise. Tulungan nyo ang katawan nyo mailabas lahat ng pwedeng magbigay ng sakit na naipon na sa loob. Mag-ready po ah, kung first time mag-iinom ng First Vita Plus.
pwede kayo magtain ng konti, pwedeng ihi ng ihi. Yun ang senyales na nagke-cleansing kayo. Hindi po yan masama. Tuloy nyo ang pag-inom para hindi kayo ma-dehydrate. Ang importante, tinatanggal na ng katawan mo yung toxin. Cleansing. Nilalayo ka sa colon cancer. At pag-ihi ka ng ihi, malayo ka sa UTI. Kidney stone. Diba malaking tulong rin yan? May mga dinadialysis nga tayo na natulungan na ng First Vitaplus. Nag-improve ang pag-ihi po nila. Saka huli, tungkol sa saluyot, gusto ko i-highlight, maganda siya sa balat. So makakatulong tayo sa mga may sakit sa balat tulad ng psoriasis, skin asthma, allergy, eczema, mga chronic na urticaria, iba't ibang klase ng mga skin reaction. Number 4 na gulay, uray or colitis. So ito naman, Philippine spinach ang tawag natin dito. Napakahusay nito mag-boost ng immune system ng baga, lalo na sa baga. So kailangan natin ito upang palakas ng baga, lalo na ngayon na ang COVID umiikot sa ating kapaligiran. Pwede tayong mahawa eh. Ang important, pag malakas ang katawan mo, para ka na lang magiging asymptomatic. Kasi pag malakas ang katawan mo, babaliwalain niya yung sakit eh. Kaya nga marami ngayon na babalitaan tayo, di ba? Nagkaka-COVID tapos minor lang ang simptomas. Pero pag mahina naman ang immune system mo, delikado kang magka-COVID. Kasi pwede mong ikamatay yun eh. Pag hindi nakakalaban ang katawan. COVID, ang isa sa mga tinatamaan niya baga na delikado. Kaya kailangan, be ready. Part ng ating panglaban, dapat malakas ang baga. Saka alam niyo ba ang uray? Maganda rin to sa ibang sakit. Laging may tonsillitis, allergic rhinitis, ubo, sipon, hika, tuberculosis at bronchopneumonia. Marami rin naman usong sakit sa baga eh, na pwede nating malabanan. Finally, panglimang gulay. Number 5. O last na to ha. Talbos ng kamote. Maganda to sa dugo. Rich in iron. So wag na kayong magse-ferrous sulfate. Alam nyo ba maggulay ka lang? Lahat naman ng iron ng katawan kuha mo na sa gulay eh. Hindi mo na kailangan mag-supplement. So pampadagdag ng pula ng dugo sa mga anemic, namumutla, mababa ang hemoglobin or nanganak na wala ng dugo. Mahusay din ito sa dengue. Kasi marami na tayong dengue. In fact, ako po ay 100% successful. Ibig sabihin, lahat ng dengue na binigyan ko, tumaas talaga ang platelet count. So, very effective yan. Pampataas ng platelet. Siya rin ang pinakamataas sa iodine. Ang iodine, pampatalino. Pampataas ng IQ. No, sa mga bata na nag-aaral o kaya nagde-develop ang brain. Brain food yung iodine. Very important trend. Sa adult naman, connected sa thyroid. Kaya meron tayo mga may goiter na natulungan na lumiit ang kanilang bukol sa leeg sa pag-inom ng First Vitaplus. Unti-unti lumiliit. Meron tayo inu-ultrasound. Negative na ang kanilang goiter. So, yun yung iodine na nakakatulong galing sa talbos ng kamote. So, yan na po yung limang gulay. Bawat sachet makukuha mo, pinadali ng First Vitaplus eh. Ito na gustuhan ko. Ibulsa mo ang sachet. Kahit saan, may gulay ka na. Busy ka ba? On the go? Laging punta dito, punta doon, hectic ang schedule? Problem. Yung, syempre, hindi ka na nakakagulay. Pero ito ang solusyon. Bitbitin mo. Madaling itimpla. Kahit wala kang tubig, pwede mong papakin. Ang sarap ng lasa. Ang market natin, lahat ha. Wala kang sakit, kailangan mo pa rin magulay. May sakit ka, mas kailangan mong palakasin ang katawan. So maggulay ka pa rin, with or without health problem. Proudly Pinoy ha, Pinoy na Pinoy ito. Filipino product at reasonable price. Ako po lagi nagre-research bago ako mag-alok ng produkto eh. Yung presyo, kumpara mo sa ibang iniinom natin. Punta ka sa labas, punta ka sa mall, punta ka sa 7-Eleven, punta ka sa mini stop. Tingnan nyo ang presyo ng mga iniinom natin doon. Meron nga 50 pesos kahit isang gulay, wala eh. Ayoko magsabi ng brand. Tingnan nyo na lang, on your own. Do your own research. Makikita mo, reasonable price tayo. Merong 50 pesos, walang isang gulay. Tayo, less than 50 pesos. May kasamang limang piling-pili.
na gulay. Gusto mo maging healthy? Ito na, isa sa pinaka murang mabibili mo na very healthy na product. Eh, may nakikita nga ako eh. Sige, magme-mention ako ng isa. Ang mahal-mahal pero nabebenta, milk tea. So, magkano? Yung iba umaabot ng 150, 120. Tanong mo kung may gulay nakasama. May mga mura, 60 pesos. Pero mas mahal pa rin compared sa First Vita Plus. So pag sinabi kong reasonable price, hindi ko lang basta sinasabi to. Umikot na ako sa labas at nagkumpara ng iba't ibang inumin. Lalo na yung kape natin. 34 ang makukuha nyo. Eh samantalang ang kape na iniinom ko dati nung wala pang First Vita Plus, alam nyo ba, 110 pesos kahit isang gulay, walang laman. Sa atin, 44 pesos. Selling price pa. No? Tapos 34 ang laman. Reasonable price ha. Hindi ako papayag na sabihan ka mahal, wala ka maisagot. I-research nyo kung ano yung iniinom, magkano ang presyohan ng inumin sa labas. Pili ka dito po. Ikaw ba po ay inimbita ng taga Vita? I recommend na sumali ka. You are making the right choice. Paano sumali? Pili ka lang ng any power pack. Automatic, ikaw ay dealer na or member. Lahat ito may limang gulay. Ah. Meron tayong titanium, meron tayong platinum, may gold line, may standard, may tea solution. No? Ipa-explain mo lang sa nag-imbita sa inyo para makapili ka ng mas tama. Pero lahat naman yan, may limang gulay. Hindi ka magkakamali sa First Vita Plus. Hindi ito gamot. Ito ay gulay. Ang gamot kasi, pag nagkamali, pwedeng masama. Ang gulay, kahit ano dito, walang mali. Lahat yan tama. Basta ang importante, nagugulay ka ulit. Okay? May iba't iba lang tayong line. At ang pinaka-latest natin, yung Revitalize Plus 40. Lumabas nung July. So ito ang ginawa specifically for COVID. 19. Kaya nga, dinagdagan ang vitamin C and zinc. So, ikaw ba ay nakatira sa isang area na maraming COVID positive? I recommend yung Plus 40. Vitamin C, mapoprotektahan ka yan. Sa mata, sa puso, anti-cancer, common cold, pati sa balat, gaganda, utak. Anti-stroke rin to, pati sa bones, joints, and cartilage. May reason kung bakit kilalang-kilala ang vitamin C. Sikat na sikat yan. Napakarami niya kasing health benefits. Isa sa pinakasikat, in fact, parang siya nga ang pinakasikat na vitamina eh, sa lahat ng mga vitamins. It is for a good reason. Napakarami niyang positive health benefits. Tapos, ang zinc, similar to vitamin C. No, pampalino ng mata. Against common cold, pati wound healing sa balat. At ang bonus pa niya, nakakaganda pa ng bituka. Lalo na kung maselan ka, yung nagdadiarrhea. So, pampalakas siya ng bituka. So, ang zinc and vitamin C, yan ang mga kilalang-kilala ngayon na pang-boost ng immune system specifically panglaban sa COVID-19. So, ang re-recommend ko, yung Plus 40. Sa ngayon, ah, ito yung maganda sa napapanahon ngayon. And yung latest natin, naka-power pack na rin yung ating coffee na 34-in-1. Alam nyo, may lecture po ako na separate pa. Kasi kung iisa-isahin natin yung 34, hindi tayo matatapos ngayon, ngayong araw na to, sa dami ng health benefits na makukuha nyo. Isa to sa paborito ko. So, ako po ay nag-umiinom ng titanium. Ito, yung titanium. Kasi mahilig ako mag-travel. Ito yung iniinom ko. Very convenient eh. Kahit sa ang kahit small bag, kasi siya eh. Tapos, iniinom ko rin yung coffee. Kasi ang sarap po niya, matapang ang lasa niya. Ako, ang family namin, taga Batangas, sanay kami sa kaping barako. Kaya ini-enjoy ko ito eh. Hindi natatalo ng tamis yung tapang ng kape. Mas lasa mo pa yung pait ng kape. Konting tamis lang, pero walang asukal ito ha. No sugar. Stevia ang ginamit. Kaya safe to kahit sa mga diabetic. So, now available. Yan ang pinakabago nating power pack. Meron yun rin yung limang gulay. Lahat ng sinasabi ko sa inyo ngayon, nandun ang limang gulay. So kahit anong produkto mo na bilhin, welcome na welcome ka na sumali sa First Vita Plus, I'm sure matutulungan ka ng product maging healthy. May limang gulay yan eh.
So ano naman ang laban ng malakas na immune system? Ito yung mga natulungan sa first bite up. Meron tayong pasyente na si Hazel Shin from Mindanao. Sorry po ah, medyo graphic, medyo ano ah, may sugat akong papaliwanag. Yung sugat niya nasa hita, kinain na kalahati ng kanyang hita. Yung bakterya talagang malala eh, matapang. 2 taon, iba't ibang ospital, matatapang na antibiotic, hindi nag-i-improve. Yung ibang mga doktor, give up na nga eh. May mga doktor nga, gusto nang putulin ang kanyang hita. Finally, natuklasan na meet niya mga taga First Vita Plus. Alam niyo, 1 month pa lang, nagkaroon na ng improvement. Antibiotic with Vita na to ha. 2nd month, may peklat na. 5 buwan, totally healed ang kanyang sugat na hindi mapagaling ng iba't ibang hospital. Eh kulang na kulang ang nutrition niya eh. Kita niyo ba malnourished siya? Butot balat dito? Kaya pala kahit anong antibiotic na ibigay, dahil bagsak ang katawan, ang sugat hindi nag-i-improve. O tinan niyo, nagkaroon siya ng laman. Tumaba ng konti dito. Kaya natulungan siya ng First Vita Plus sa nutrition. So, nutrition talaga ang important. More than yung gamot. Pwedeng ipagsabay, pero hindi pwedeng mawala ang nutrition. So, pag pumupunta ako ng Mindanao, ayan ako, nakikipag-picture kay Hazel Shin, no, kasama ang may-ari, si Ma'am Doy. So, proud po ako na doktor ako ng First Vita Plus. Meron din naman tayo from Cavite na tinubuan ng brain tumor. Malaking tumor sa utak. Hinihingihan siya ng almost 1 million peso para ma-operahan. Kasi delikado daw eh. Anytime, pwede na siyang mag-convulsion. Pwede nang makomatose. Kaya kailangan daw tanggalin kaagad yung tumor sa kanyang utak. Hindi siya nagpa-opera. Sinubukan muna niya ang 6 months platinum. Tuloy-tuloy niyang ininom ha. Ito ang kanyang MRI resulta na lumabas. Kitang-kita po yung tumor oh. Itong puti. O, ito yung utak niya. Ito yung tumor. 2.5, 1.6, 1.2. December 22, 2016. After 6 months, Vita Plus lang ang ininom, ata ng tumor. Malinaw na malinaw sa MRI na wala ang tumor niya sa utak. July ito eh. After 6 months oh. Eh alam nyo, ang First Vita Plus, grabe talagang impact nito. Hindi na niya kailangan magpa 1 million peso operation. Wala nang tumor na ooperahan eh. Ang immune system, galang kayang paliitin ang tumor. Palakasin natin. Tapos ngayon sa panahon ng COVID, marami na rin tayong positive na mga testimony, lalo na mga high risk. O Romeo Aguirre, 78 years old, from California sa US, umiinom ng First Vita Plus. Nakaka-communicate through Facebook Messenger. Oh, after 4 weeks, naka-recover. Nakapag-donate pa sa Red Cross ng kanyang plasma para makatulong sa ibang may COVID. Tapos frontliner, si Ma'am Beth Trimidal, 61 years old, nahawa sa pasyente ng COVID-19. Ito yung mga ininom niya. Nag-e-enjoy siya iba't ibang mga products sa steam inhalation ng moringa oil natin. Nakarecover completely. Mga senior citizens ha, nakaka-recover sa COVID-19. High risk. Oh, ito naman. No? Mariel Loresca, frontliner din sa security detail. No? Uminom ng Forte, yung bago nating produkto. Available na yan eh. Gano'n ba katagal usually ang COVID-19 pag na-infect ka? Di ba usually 4 weeks? Tinan nyo ito, with First Vita Plus, ano nakalagay dyan? Ito, highlight ko. 16 days, fully recovered. Swab negative siya, kaya sigurado tayo, recovered na siya. Imaginin mo, yung 4 weeks, naging 16 days. Ang nire-recommend niya, Revitalize Plus Forte 4 times a day. Makakalaban ng mas matindi yung katawan mo. E siyempre, mas gugustuhin kung gumaling ang mga pasyente, hindi 4 weeks. 2 weeks pa lang o mga 16 days, magaling na. And finally, si Ermond Jacobo. Ito, nakakatuwa to. Kasi with leukemia, grabe po ang kanyang risk. Ano ba yung leukemia?
yan po ay cancer ng dugo at bone marrow. At sigurado yan, bagsak ang kanyang immune system. Tapos kinapitan pa siya ng COVID-19. So very high risk. Ang good news, naka-recover siya completely dahil sa tulong ng First VitaPlus. No? Kaya First VitaPlus, ito po ay isang programa na makakasama niyo po ako. So dun sa mga first time, mag-ready po kayo na habang buhay niyo ako makakasama. Yung sa mga matagal na nakikinig, kayo po ay welcome, makinig na makinig, may matututunan kayo lagi on health. So sana po ay nakatulong ako sa inyo magkaroon ng healthy lifestyle. So to end my lecture, magko-comment lang ako ng saying ni Hippocrates. Share ko lang to sa inyo. Let food be thy medicine and medicine be thy food. So salamat po sa oras nyo. Ganito po, kung meron kayong question, lagi kasing kulang ang ating time eh. Ayoko ng 1 or 2 questions lang ang masasagot. Lahat ng tanong nyo, willing akong sagutin, lalo na kung concerned yan sa kalusugan. Pwede nyo po akong hanapin sa Facebook, Dr. Richard Custodio. Lagyan nyo lang First VitaPlus, Dr. Richard Custodio. Tapos dun po kayo magbigay sa akin ng question para lahat ng tanong nyo masagutin.